is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Panahon ko and the previous presidents. Yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, yung the entire country, I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solution during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at nahawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun nga, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andiyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na ganun kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga police.